nagre-react na yung water dun sa load natin, may mga bubbles na tayo nakikita. So once nakita nyo na talagang bubbly na siya or bubbles na ng bubbles, ibig sabihin yung temperature na po ng water natin is ready na po. Dahan-dahan na po siya umangat. Pag umangat na po siya dun, ay itong dahan-dahan na siya nababasa dito sa ilalim po. Once po na fully raised na po lahat ng water natin. Start na po tayo ng steering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And stop po. Meron po kami dito ang orasan. 30 seconds brewing lang po ito. So ang ginagawa po ng barisa natin dito, sir, ino-on and off niya po yung apoy to control the boiling point po ng water. Kasi ayaw po natin na sobrang kulo yung kape natin. Kasi nasusunog po yung lasa, mapait po. So control lang po siya. Then after po ng 30 seconds, sir, after nung brewing time, remove lang po natin sa apoy. 8 stir po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pababa na po yung coffee natin. So yun na po yung indication na pababa na siya. So yan na po yung indication natin ng brewed coffee. So yun po yung purpose ng filter natin, sir. So lahat ng coffee grains po na iiwan natin sa taas, sinasala na po niya. Ito na yung mismong liquid natin or yung ito na yung extraction. So ito na po yung coffee natin. For this type of brewing po, gamit natin yung single brew. Good for one cup. 16 grams, 180 water po. Good na po siya sa mga 8 ounce na baso. Pero mga regular coffee cup natin. So yun na po siya. Angat lang po. Re-remove mo lang po yung pagkakalak. Pull lang po. Medyo konting shake-shake para maalis yung pressure. Then remove lang po. Ganun lang. Hi! Okay na. Kayang-kaya, sir. Kayang-kaya. Mga home barista. Yan.